Sa mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan, ito po ang Kawal Demokrasya, Kawal di Carbonero. Nagsasabing, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ang ating pong papaksayin ngayon, mga kaibigan, ay yung pong pagkademonyo ng dati pong Pangulo ng Republika ng Pilipinas ng pangalan Rodrigo Roa Digongong Duterte. Abay kanina, nanunod po ako ng hearing dyan po sa Quad.com. Quad, ibig po sabihin apat, yung COM, Committee ng House of Representatives, at ang isa sa mga naisingit na resource person ay walang iba kundi ang dating alkalde ng Iloilo City na ang pangalan po ay Mayor Jed Mabilog. Dito sa hearing na ito, isinalaysay ni Jed Mabilog ang kanya pong naging karanasan sa ilalim ng Reign of Terror ni Duterte. Ang reign ay para pong isang termino o regime o panguluhan ng terorismo, Reign of Terror. Panguluhan ng terorismo ng terrorist number one sa bating bansa ay walang iba kundi ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Therefore, he was all too powerful. He wielded the Reign of Terror over all the Filipinos living in the Philippines and even outside the Philippines. Ang kanyang karanasan, mga kaibigan, ay isinalarawan ni Mayor Jed Mabilog na nakabalik na po sa Pilipinas magmula ng matagal na asylum o pagtatago sa ibang bansa sa Amerika. Alam po ninyo, ang Amerika ay malalim po yan magsaliksik at nasaliksik niya ang katauhan ni Jed Mabilog bago po ito mabigyan ng asylum. Ano po yung asylum? Para pong pagkakanlong. Para po yan ay pag-welcome o pag-aaruga ng isang nati-terrorize o maaari pong mamatay, mapatay sa ibang bansa. At siya po ang ibinigay kay Mayor Jed Mabilog ng Bansang Amerika ng Pangulo ay si Barack Obama na minura-mura ni Rodrigo Roa Duterte sa kanyang katungkulan bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Alam po niyo, sa pagmumura at sa terorismo ay masyado po naging notorious o masyado naging kakilakilabot itong si Rodrigo Roa Duterte. Ganun pa man, atin pong binibigyan ng komentaryo ang pagkaka-featured o pagkakaroon ng pagkakataon itong si Mayor Jed Mabilog na ilahad sa Kongreso, sarap ng mga representante ng iba't ibang mga probinsya sa buong Pilipinas ang kanyang karanasan bilang isang duly elected public official ng bansa na ipinapabilang sa inanunsyo ni Rodrigo Duterte na narco-politician o mga politiko di umano na sangkot sa droga at kanyang pinapapatay. Isiningit pa ni Jed Mabilog ang isang audiovisual speech ni Duterte nagsasabing sa maliwanag na pananalita, Mayor Mabilog, you will be next. Abay, dead sentence po yan pagka si Duterte nagsabi po yan. Pag sinabi niya na ikaw na ang susunod, abay, makatotohanan po yan sapagkat sunod-sunod
ang kanya pong pinapapatay na mga mayor na nasa listahan po. E 30 alkalde po yan nakalista at pang 13 sana napapatayin ay walang iba kundi si Mayor Jed Mabilog sapagkat yung 12 ay napatay na. Sa 12 na yan, kabilang po yung Mayor Espinosa na pangalanan na di umano ay sangkot sa droga. Ang ginawa po nitong si Mayor Espinosa, abay sumuko, nag-surrender po sa PNP sa ilalim ni General Ronald Bato de la Rosa. Siya po ay pinauwi sa Alguera, Leyte. Sinampahan ng kaso at siya po ay nakulong. Hindi pa po nasisintensyahan. Siya po ay ikinulong sapagkat ang salang pagtutulak ng droga ay wala pong bail. Hindi pwede magpiansa. At habang siya po ay nakulong, siya po ay nilusob ng mga pulis at di umano nakipagbalilan siya sa loob ng prisuhan laban sa mga pulisya na siyang ikanyang ikinamatay. Itong si Mayor Espinosa sa Alguera, Leyte. Noong nakaraang linggo, aking pong i-finiture yan ng papiyaw at aking pong pagkakamali na aking pong pinangalanan ang isang pulis kernel ng pangalan po ay Espinido. Ang dapat na pinangalanan ko ay Lieutenant Colonel Marcos, Marvin Marcos. Yan po ang nanguna doon po sa naatasan na pumatay dito kay Espinosa. My apologies ako po ang nagkamali sa kadahilan na alam po naman ninyo tayo ay wala po tayong computer sa ating harapan. Wala po tayong script at wala po tayong direktor. Tayo po ay nagbibigay ng komentaryo, hindi po wala ang balita, kundi komentaryo. Ano pong pagkakaiba ng balita? Ang pagkakaiba ng balita o nagbibigay ng balita, nandiyan po yung 5W, saan nangyari, kanino nangyari, kailan nangyari, paano nangyari, sino ang pinangyarihan. Yung pong 5 W's ng journalism. What, when, where, who, at may dagdag po sa huli, how. Ayan po ang journalism, yan po ang pagbabalita. Ano po yung komentaryo? Nagbibigay po yan ng emosyon, ng galit o pagkalungkot sa mga pangyayari. At tayo po ay nagbibigay po ng ating pong emosyon na kadalasan po ay galit sapagkat nakakagigil na nangyayari sa bansa. Nasa kamay ng demonyong si Duterte ang buhay ng mga tao at pinapalakpakan naman sapagkat matapang po siya, kinakatakutan, ay nang babastos, kagustuhan ng mga barako yan, yung bastos na isang alkalde na naging pangulo. Abay, yan po siguro ang naglalarawan ng pagkatao ng mga Pilipino sapagkat hanggang kanyang anak na si Sara Duterte, minana ito. At pinakita nga po kung paano niya suntok-suntokin ang isang sheriff na kanya lamang ginawa ay pagpapatupad ng kautusan ng isang judge o isang korte tungkol po sa mga illegal settlers o mga squatters. Ang ginawa nitong si Mayor Sara Duterte, pinagsuntok-suntok sa harapan ng kamera, sa harapan ng media, itong pagmumuka ng isang sheriff na wala pong kalaban-laban sapagkat napakaraming bodyguard na double death squad at pulis itong si Sara Duterte. Mga siga-siga po yan. Ang ating pong pinapaksa ngayon dito ay ang pagkaroon ng peke na hindi makatotohanan o hungkag na gyera kontra droga ang pamilya Duterte. Ang katunayan, ang mga Duterte
ang isa sa pinakamalaking drug lords dito po sa Asia. Ang kanyang anak na si Congressman Paulo Duterte ay regular member ng Triad sapagkat bukod kay Senator Trillanes na hinal na nagsabing meron tato si Paulo Duterte sa kanyang likuran ng dragon na nagbabadya na siya ay regular high-ranking member ng Triad. Abay, hindi niya po pinakita yung kanyang tato. Sinabi ni Trillanes na kinakailangan magpatunayan na siya ay nagsisinungaling si Trillanes sa pamamagitan ng pagpunta nila sa isang kwarto CR at ipakita niya sa Sergeant at Arms ang kanyang likuran. Aba, hindi niya po ginawa yan. Kaya po ako naniniwalang totoo ang sinabi ni Trillanes at ang ginawa ko po ay nagsaliksik ako sa aking mga kaibigan sa international media na aking po nakasama bilang war correspondent sa Iraq. Abay, meron po isa sa kanila na taga Spain na nagsabi sa akin, that senator of yours, Sonny Trillanes, was telling the truth when he said that Paulo Duterte is a drug lord and that he had a dragon tattoo on his back signifying his membership to this big Asian drug gang called Triad of Asia. So, naniniwala po tayo na ang pinakamalaking drug lord sa Pilipinas ay walang iba kundi ang mga Duterte. Bilang newspaperman, bilang veterano mamamayag, akin pong tinitignan at pinagkukumpara yung atin pong mga sources at ang source ko po dito sa Pilipinas ay akin pong sariling kaalaman sa pag-iimbestiga na nakita ko sa aking sariling mga mata ng pagkakahuli ng billion peso drugs dyan po sa Bureau of Customs by the containers. At ito ay sinawalat mismo ni Jimmy Galvan dito po sa Guban sa Senado. Guban, sorry. At ito po ay akin pong naaalala sapagkat sa isa kong dyaryo, meron po tayong sariling periodiko, yung Manila Hotline. Akin pong hin-headline yan na meron $26 billion shaboy smuggling nangyari po sa Bureau of Customs ng Republika ng Pilipinas sa ilalim ng panunungkulan ni Duterte. Hindi naman po siya nagwala, wala siyang pinapatay, hindi po siya nagalit, hindi siya nagidla. At sa halip, iba ang kanyang mga pinakulong. Ang pinakulong ay checker, ang pinakulong ay bodeguero, maliban po dun sa mga drug lords. Ang pinakamalaking drug lord sa Davao ay si Michael Young at si Richard Lim. Ngunit itong dalawang ito ay napakalapit kay Duterte at yung isang partner ni Richard Lim na pangalan ay Michael Young, ginawa pang miyembro ng cabinet, mga kaibigan. Ang nagbigay po ng expose dyan ay isang dating Davao City Chief ng anti-drug unit ng Philippine National Police, mga kaibigan, walang iba kundi si Colonel Asierto. At yan po'y ating sinususugan, hindi po totoo na kasama si Mayor Jed Mabilog sa Narcolis, kasama po siya sa Narcolis ni Duterte, pero wala siya sa Narcolis ng PDEA o PNP o America CIA o Interpol. Wala po, hindi po kasama si Mayor Jed Mabilog. Pero siya po ay tumakas na punta sa Amerika ng isang pagkakataong binigay sa kanya ng Amerika bilang isang political asylum
seeker. At siya po ay nakabalik po siya. Hindi na po Pangulo si Duterte. Malaya po siya nakabalik dito sa dulo ng Amerika. At naisiwala niya sa Kongreso sa ating pong social media. Nakapagsalita siya at sinabi niya ang kanyang pinatawag namin harrowing experience o kakilakilabot kahindik-hindik na karanasan bilang nagtatago na dapat pinapatay ni Duterte ngunit siya po ay nakaligtas. Abay, nasa 30 po yung pinapapatay ni Duterte. 12 yung mga successful na patay. Pang 13, 13 dapat si Jed Mabilog, 13th mayor sana na pinatay sa ilalim po ng peke na Dragon War, a drug war ni Duterte. Mga kaibigan, yan po ang ating pong deklarasyon at komentaryo dito sa episode na ito. Mabuhay itong si Mayor Jed Mabilog. Congratulations sa iyong pagkaligtas sa poko ng reyno ng terorista ng pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. Mga kaibigan, kailan natin pagbabayarin itong si Duterte? Bakit hanggang ngayon nagtiterrorize ang mga Duterte at pinakita yan ni Sara Duterte na nais niyang terrorizing ang House of Representatives? Ang katanungan, papayagan pa ito ng mga congressman? Sa aking pong tingin, ibang kongreso na ito. Hindi na po ito kongreso ng mga na-terrorized. Meron na po yung barbers, meron ng congressman Dan Fernandez, meron Paduano, meron Abante, meron Luistro, congresswoman Luistro, meron yung makabayan Black na lumalakas po dyan sa kongreso. Mabuti naman. At meron na po tayong social media na nagtatanggol na sa katotohanan o nagsisiwalat ng katotohanan. Nandyan sila Christian Esguerra ng Fox First, nandyan yung Batang Maynila 2H at mga iba pang mga na-identified na social media warriors. Sa kalangalan po ng mga bagong Pilipino at mga magigiting na congressman at magdalawa o tatlong magigiting na mga senador, ito po ang Kawalan ng Demokrasya na bibigay po ng papugay at saludo dito po sa mga bagong tagapagtanggol ng bagong generasyon ng Pilipinas. Ako po si Kawaldi Carbonell ang sasabing isa ako sa mga nagagalit. Hindi po ako nagkukunwari. Galit ako sa Reign of Terror ni Rodrigo Roa Duan, Traidor Duterte at ang kanyang spoiled brat na anak na nagteterrorize sa Kongreso. Ang pangalan ay Sara Duterte. Mga kaibigan, ito po ang ating pong simbolo o kasagutan sa mga Duterte. Dapat mawala na kayo sa mundong ito. Ako, ang Kawal ng Demokrasya, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar!